Kasal ho kayo, ano? Hindi, sir. Ah, hindi. Okay, hindi kayo kasal at meron kayong tatlong anak. Now, since hindi kayo kasal, wala kayong habol, ma'am, kahit na... Ako, alam ko naman po. Okay, alam niyo na yun, kahit na ilang babae ang kakarelasyon niya. Pero may karapatan kayo para doon sa suporta sa mga bata. Hindi siya sumusuporta. Sa ngayon po, wala po siyang project po. Kaya po nagsikap po ako na makakapasok ng trabaho po para masustento. Okay. So kung wala po siyang trabaho, wala siya may sustento. Pipilit natin siya magtrabaho. Meron naman po siya sir business po, on call po. Ah, meron siya business? O, dapat magsustento siya. So, ngayon kahit na 5 duling, wala siyang binibigay? Wala po, sir. Sahod ko po ang pinangaan ko, sir. Pinanggagastos po talaga sa mga bata. Magkano pong binibigay niya sa inyo? Sa ngayon, sir, wala talaga. Sir. Wala talaga? Zero. Tapos, yung kanyang girlfriend na bago, nakikialam? Po, sinusugod lagi ako sa bahay, kinugulo ako. Tapos, na-record ko pa yung pag-aaway namin. Andyan po yung bata, yung anak ko po. Meron pang pagbabanta siya, sir, na patahin mo na yan para lumayas, makapalang mukha niya, sir. Adi kasuhan natin ng grave threat. Mr. Ryan Soriano, ang dating kinakasama ni Ma'am Jocelyn. Sir Ryan, apo. Andito po si ex nyo. Apo. Gusto kang kausapin? Yun nga eh, sustento na lang iningi ko eh. Pero yung ginagawa niyo sa akin. Ah, pag wala ka, alam mo ba, pinapakain yung mga bata. Nakikita mo, pagdating mo, may sinain, may tinitira pang pagkain sa'yo. Kahit tanongin mo si Cedric, hindi na talaga ako nagbibigay ng pera ngayon. Alam mo, bahay, hindi nyo na iba-budget eh. Hindi na iba-budget? Paano hindi na iba-budget sa mga bata naman na napupunta yun ah? Tapos ano yung pinamumukha nyo? Ano pinamumukha mo sa akin? Pinamumukha mo sa akin na girlfriend mo nagpapakain sa akin? Binibigyan ako ng ni mama, ang mihingi ako. Tapos kada malalasing yung girlfriend mo, ano, sinusugod ako, hindi mo maawat? Ano, nung isang gabi? Inaawad ko, nakikita mo yan. Nung isang gabi, di ba nagpang-abot na tayo? Oo, nagpang-abot kayo, inaawad ko, di ba? Ayun, hindi ako pumapayag ng ganon. Pero ano, ang naka-record doon, sinabihan mo pa ako harap-harapan na makapalang mukha nito eh. Sa tingin mo, lalayas to dyan sa bahay? Di ba tinabi mo naman, nalalayas ka hanggang ngayon, hindi ka umalis, di ba? Paano lalayas ako? Ando doon yung mga bata, nag-aaral yung mga bata, naapektuhan na kay pag-aaral, di ba? Panlipat-lipat dahil sa tuwing hihingi ako na sustento, nagre-reklamo ka. Hindi kailangan na sa'yo pa makarating yung pera, hindi mo naman na ibabudget. Tapos tingnan mo yung bahay, parang basurahan. Sino nag-uugas ng plato? Ako. Sino nililinsok? Bawo, nagpapatapon ng basura, hindi mo maayos yung mga bata. Ganyan, ikaw pa malakas yung magpatol po ng ganyan. Ano ba pinaglalaban mo? Anong dahilan, sir? Bakit nagka-problema kayo ni Ma'am Jocelyn? Ay, matagal na po kaming nag-iwalay, sir. Walang anak namin. Pinabalik ko lang po dahil nga sa mga bata, naawa ko. So, ngayon, nasa akin na po yung mga bata. Wala na po, sa poder ni Ma'am? Wala na po. Asa bahay ko na po. Ang nangyari, tatrabaho na siya ngayon. So, sir, sino ang nagsusustento sa mga pangangailangan ng mga bata? Ako rin po. Pagka wala ako, hihingi ako sa airpad ko. Sino po bumibili ng pagkain, damit, at kung ano pang mga pangangailangan ng mga bata? Ako po. Nakikita niyo, nag-grocery ako pag may pera ko. Kasi ang trabaho ko po, sir, meron wala kasi ano, on-call lang ako eh. So, in other words, sir, hindi mo na kailangan pa magbigay ng pera pala dito kay Jocelyn sapagkat nasa poder mo pala yung mga bata at ikaw na pala gumagastos para sa pangangailangan ng mga bata. Tama? Opo. Pumapasok po siya. 11 po ang uwi niya. Hindi niya po alam nangyayari sa bahay. Pinapakain ko ngayon. Pag wala siya, sir, nandoon siya sa girlfriend niya dahil ako ang nakatira sa bahay niya. Ilang taon yung mga bata? 2 yung bunso, 5 yung pangalawa. Panganay po, 14. Yung 14, 5. Wala na sa poder mo yon. Okay. Papipiliin yon. Pero doon sa Bureau 7, matik sa'yo. Andun po sa taytay ngayon, sir, nandun sa parents ko dahil wala nag-aalaga. So wala pala sa poder wala, niya, sir? Yung bunso? Andun din po. Andun na nag-aalaga sa yaya. Okay. So, sir, sa taytay. Obligado akong magbigay pala kung ganon. Dahil yung mga bata pala. Tanong niya po, sir, kung kailan niya inuwi. Days lang po, inuwa niya. Karapatan niya po yun. So, sir, mag-supporta na lang kayo para doon sa dalawang bata. Oo, pwede lang po, sir. Wala po problema sa akin kasi nagsulat na kami niya sa barangay. O, sige, sir. Ano po napagkasundo sa barangay, sir? Ayun nga po, magsusustentay daw ako doon sa mga bata. Magkano po yung napagkasunduan na ibibigay sa mga bata sa barangay? Hindi ko po, ano na, sir, kung magkano eh. Yung pinag-usapan doon eh. Sige, sir. Susundin niyo na lang po kung ano napagkasunduan sa barangay. Opo, nagbibigay na po kasi anak ko po, hindi ko naman po para pabayaan yun, sir. Alam niya naman yun eh. Yun nga lang, nag-aalap siya. Gusto niya sa kanya dumaan yung pera. Ayoko nang ganun. Tsaka may trabaho naman siya. Sir, ngayon ay nasa kanya na yung dalawang bata. Opo. Dapat po sa kanya rin po ipinapadala yung pera. O sige, sa ngayon po, sa kanya ko ipapadala. Okay, good. Sige, sir. Kung ano po yung napagkasundo sa barangay na lang pong sundin ninyo? Opo. Kaso siya, sir, ano pong plano niya? Kasi gusto niya sa bahay. Aalis po talaga ako dun, sir. Okay, sige. Magkano tayo? Kung anong magkano monthly natin, pagsapa natin, walang problema. Okay. Hindi yung ganito, naiipit ako sa sitwasyon po. Ayaw niya ako palayaan, pinalaya ko na siya. Oy, naku po. Pinalaya ka na pala. Palayain mo na rin siya. Matagal ko na siyang pinalaya, sir. Kaya lang, sir, security ng mga bata ang inaano. Eto, sir, meron ako ditong ebidensya na pag humingi ako sa kanya, sir, wala siyang ibibigay, sir. Asan siya? Nandun siya dun sa poder ng girlfriend niya, sir.
ano yung kakainin ng mga bata, sir? O sabihin niyang nabibigay siya, eh ako ang nanay, ako nakatayo doon, ako nakikita ang sitwasyon ng mga bata. Tama. Di ba, sir? Tapos ano, yung mga bata, uutang ako sa mga tindahan para may mapakain, sasabihin niya meron siyang binibigay. Tapos ano, ipamumuka sa akin ng girlfriend niya na siya ang nagpapalamon sa akin. Kaya ako nagsikap na magtrabaho para hindi niya ako sumbatan, hindi sumbatan ng girlfriend niya na siyang nagpapalamon. Kasi dapat obligasyon niya yun na magbigay. Sasabihin ng girlfriend niya na pag walang pera yung lalaki, si Ryan, siya ang nagpapalamon. Which is napaka nakaka-degrade ng pagkatao ko, sir. Tama, ma'am. I agree. Pero on the other hand, dapat, ma'am, both parents pagtulungan yung sa pag-aaruga, sa pagpapalaki, sa gastusin para sa mga pangailangan ng mga bata. Meaning, si Sir Ryan at saka si Ma'am Jocelyn, kayo, pagtulong-tulungan nyo. May trabaho ka pala, so yung kinikita mo, plus magkano sustento niya, pagsamahin yun, pang-suporta sa mga bata. Okay? Hindi nga po, sir, kapag manghihingi ako, sir, sasabihan niya ako ng gunggong, bugok, dumiskarte ka. Mr. Ryan, ba't mo sinasabihan bugok si Ma'am Jocelyn? Kasi po, may time na iniipit nila ako, pinipig ako, itabog ko, konting date muna at wala pang pera. So, dumidiskarte pa ako, mira muna ako kung ano may bigay. Okay. Ang wala, mag-taste muna tayo kung ano lang makain. Hindi yung masyado kayong nag-aagad ng kung ano-ano, marami. Pwede naman, sir, sabihin na wala pa akong pera. Pero pagsasalita ng ganun. Sige, pag-uusapin ko po kayo sa barangay, sir. Apo. Para dun sa suporta sa dalawang bata. Ano po? Apo, apo. Sige, sir, ganun na lamang po, sir. Ha? Salamat po, apo, sir Ryan. Apo, maraming salamat, sir. Okay, ma'am, pag-uusapin ko kayo ni sir Ryan sa barangay para doon po sa pera na isusuporta niya sa dalawang bata. At kung paano yung padalaw, whether weekly ba o monthly, di ba? Pag hindi po siya nagbigay. Papailan natin sa, ng kaso sa Bausi. Pero barangay muna habang mari kasi family matters po ito eh. Mm-hmm. Sa barangay muna ang first step. Pag di siya sumunod, korte. Okay, ma'am? Opo, sir. Sige, ma'am. Kailan mo huli siyang nakausap, itong ex mo? Nung nag-away lang po kami. Dahil sa? Na pinapaalis na nga ako para sila na tumira dun sa bahay. Willing naman ako, kaya lang gusto ko ma-finalize po, ma'am. Yung pong talaga magkasunduan kami na hindi na ako magmamalimos sa kanya na manghingi na sustento. Paano mo nahuli na may iba na? Talagang ano na po, ayaw niya na talaga sa akin. Tanggap ko naman na po yun. Ngayon po nabuntisan ako niya. So, kasundo na po kami sa barangay po. Ngayon, pumayag naman ako. Kaya lang, pag humingi ako ng sustento sa kanya, pinababalik niya yung mga bata. Gusto niya sa mapoder niya. Kaya lang, hindi naman niya masupervise na maayos. Anong nasabi ng mga anak mo o yung panganay mo na nalaman na ba nila yung nangyari sa inyong dalawa? Ano po, siyempre affected din po dahil ganyan po ang sistema tas lagi may gulo sa bahay. Kaya willing naman talaga kami umalis po kasama yung mga bata dahil siyempre nanay ako. Ako pa rin ang magsusupervise sa kanila. Yun, pinalaya na kita. Sana maging masaya ka sa ngayon na hindi kabaliktaran ng ugali meron ako. Ako tinanggap po lahat ng pagkukulang mo. Pinunan ko lahat yun. Binigay ko sa iyo lahat, pero kahit sa sarili ko, hindi ako nagtira. Pero ngayon, malayang-malaya ka na. Malaya ka na. Sana lang tahakim yung landas na tatama. Siguro, talagang tanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Yun na lang sana, maging ama ka na lang sa mga anak mo. Kasi pinalaya ko na sarili ko dahil napakahirap na mag-stick na ako na lang ang kumakapit. Ako na lang ang nagmamalasakit. Ngayon, alam ko naman masaya ka sa kinakasama mo. Alam ko naman eh. Oo, wala akong karapatan, hindi tayo kasal. Kaya ngayon, gusto ko na maging malaya na rin ako na maayos lang yung mga bata. Sana lang tuparin mo kung ano'y pinangako mo at hindi na magmamalimos pa yung mga anak mo sa'yo. Yun lang naman yun eh. Matagal na kitang pinalaya kung ano man yung meron sa atin. Tanggap ko na, matagal na. Nagtiis lang ako dahil sa mga bata. Ito, ate, ha, sasamahan po namin kayo sa barangay para po maobligyan natin siya na magbigay po ng sustento para po sa mga bata. Magkakaroon kayo ng agreement doon, pipirmahan niya. Uobligahin natin na magiging consistent yung pagbibigay po niya sa inyo. Okay, ma'am? So, ma'am, tatagan niyo lang po yung loob niyo. As a single ma'am, meron po kayong tatlong anghel pa na umaasap po sa inyo. Tatagan niyo lang yung loob niyo, ma'am. Okay po, samahan po namin kayo. Sige po, ma'am. Salamat po.